mo, aasenso ka dyan sa sayaw-sayaw mo. Taas na tingin mo sa sarili mo. Wala lang, Papa mo. Gagaling ako sa pagsasayaw para maipagmalaki mo rin ako. Umalis ka na! Ako, tatay na. Hindi mo mga magawang ayusin yung buhay mo. Panoorin. At mas kilalanin ang buong pagkatao ng Tinaguriang Dance King ng Quarantine. Ang pinakaabangang bagong kwentong hatid ng #MPK sa GMA. Buong puso para sa Pilipinas. I think 1 year. Yeah, nabuntis ko sa I think nasa Cagayan de Oro kami noon, nasa bahay namin sa Cagayan de Oro nung pumunta siya sa Cagayan de Oro. And then, tama naman yung lahat. Wala naman akong against sa sinabi niya. Sa parts na yung wala. As in, wala. So, totoo siya yung nabuntis ko siya. Alam ko sa puso at kaluluwa ko na hindi ko alam if clouded ba ako nung time na yun. Kung nag-text ba talaga ako. Wala na akong maalalang ganun. And ang dami kong sobrang clouded ako nung sinabi na nasabing buntis. Kasi nalaman ko yun nung papauwi na siya ng Manila, babalik na siya. And sobrang labo na ng relationship namin nun. Puong puso, pagkakalam ko. Hindi ko alam kung mayroon bang ganong pangyayari talaga. I swear to God. Kasi hindi ko maalala na nagsabi ako ng ganon. Buong puso. Hindi ko maalala. Intindihan ko kung ano yung mga binabato sa akin ngayon. I swear to God, sobrang naiintindihan ko and alam ko kung saan nanggagaling yung galit, alam ko saan nanggagaling disappointment. Naiintindihan ko kung ano yung sinasabi ng ex ko kasi syempre, meron siyang pakiramdam na alam mo yun eh, sa pananaw niya on that time. And yung pananaw ko on that time, for sure, hindi kami mag-glue and I believe pwedeng mag-glue yun if ever mag-usap kami personally. And you know, makapag-clear. Kasi nung last na nakita kami is hindi namin napag-usapan kung ano yung mga ano namin eh, kung ano yung mga hindi namin pagkakaintindihan nung naging kami. Ang last namin na usap was sinadabi na namin yun. And dahil lang yung last namin nakita was nakafocus kami sa bata eh, sa pangyayari sa bata. So hindi na namin na-plan siya talaga kung ano man yung kailangan namin plan siya in that time. Ako, naiintindihan ko siya sobra. Kaya niya, maiintindihan ko kung ano man yung sabihin niya after this or kung ano man. Tanggap ko na yun rather, but pinili ko buong puso, saksi yung Diyos, may proof ako na sa paggawa ng ano ng show, yung interview time, talagang pinilit kong wag isama yung part na yun kasi gustong respetuhin yung side nila. And then nagsalaysay lang ako kasi gusto ng show is kung ano yung mga mabibigat na nangyari. And isa yun sa mabigat na nangyari sa akin is nawalan ako ng anak. So kailangan kong isali yun. Pero after ng interview, sinabi ko sa manager ko, sa handler ko, please, huwag nyo nang isama yung part ng anak ko kasi gusto ko tahimik na yung side na yun. And then, nakapirma kami ng contract na kailangan nilang maglapat ng treatment, kailangan namin mag-compromise for the show. So, ilang beses ako nakipagdigma na baguhin yung mga script and all. I put all, lahat ng kailangan kong gawin. Kahit yung handler ko, pinipilit ko, Mami, please, baguhin mo yung part na to kasi ayaw kong malagay sa bad position tong mga taong to. Because they were, ang bait nila eh. Sila yung nagpalaki sa anak ko eh. Hindi ako yung nagpalaki. I was a bad dad. I am. Hindi ko pinanagutan ng buong puso. I chose my career over the baby. And then, iba ang mindset ko that time was, alam mo yun, na tatrabuhin ko yung sarili ko na pag once nakita na kami ng bata, alam mo yun, pwede ko maibigay kung ano man yung kaya ko pang maibigay. Yun yung mga decision making ko that time. And alam ko na masama yun. Hindi yun ugnay sa mga pananaw ng ibang tao. Pero that's my decision that time. And I believe I'm a bad dad. And sabi ko, sobrang walang kwenta akong ama. I have a lot of problems before for alam mo yun,
pagiging immature ko, pagiging babaero. Inaamin ko yun, brother, kasi ako, wala akong karapatang hindi aminin yun kasi even me, I know that I'm that type of guy before. Never, I'm a selfish guy before. Ang iniisip ko is, pangarap lang. I need to make it happen. My son is the perfect picture of how bad I am before. Kinuwento ko yung buhay ng anak ko kasi napaka-irresponsable kong tao dati. And I'm paying it back lahat ngayon sa mga taong nagmahal sa akin. Isa lang iniingi ko, man. Like, what's enough? I've done a lot of things already in my life. Especially this year, I had a lot of sacrifices already. From mass testing issue and up until now. Don't you want me to die? Clear, wala akong masamang intention na para sa show na yun. I just want to inspire people. And if inspiring people puts me in this kind of position, I don't know what is right anymore. I can't sleep. I don't have peace of mind. I came back from China because I wanna pursue what my heart wants me to do. It's to inspire, and it's not for money. China is money. China is future. But I want to come back to Philippines. Kasi gusto ko magpasaya ng tao. Gusto ko magbigay ng inspiration. Pero kung ito yung kapalit, ba wala akong hate sa tao. Wala akong hate sa kung sino man yung nagtapon sa akin ng hate niya. I really understand. He's enough. Because I don't know if I can handle it. It's too much. I just want peace. I just want love. Sabihin ko buong puso, papasorry ako sa ex ko. Kung ito man yung way, gusto ko mag-usap kami personally to, alam mo, para maibigay ko kung ano yung kalinisan, yung sagot sa lahat na nangyari sa amin. I would do that. For the last time, I just want to say sorry for those people that na nasagasaan ko. It's because of the show. But my intention was not to brag, hindi magmayabang. I just want to use some parts of, I just want to share kung ano meron, kung kaya ko i-share. And if ito yung meant to happen, meant to be na mangyari, I believe God has a big purpose on it. And please, that's my darkest past. And hindi ko itatago yun. And this is the way na kung paano ilabas ni God to sa buong mundo. And for some people that can get a lesson of it. Kasi wala akong payag. Tanga-tanga ko dati. Sobrang bobo, sobrang impulsive ko, indecisive sa mga bagay-bagay, sobrang selfish. Career, pangarap. Those are my sacrifices. And I regret a lot of things. And it doesn't mean na ganito yung nakikita niya sa akin. Those are my sacrifices. And those are the things na talagang gumaganon sa puso ko every time. Every time maalala ko. That's why I'm not happy seeing those things. Kasi mahirap. Yun yung putik na tao. Yun yung maduming lunyo. And I'm not doing this because linisin ko. Hindi ko na malilinis yun eh. Yun na yun eh. Just all love to all the people. All love. Ilaw, pagmamahal. Yun lang. Please, if ever we meet so pag along the road, please. I'm glad and I'm open to give a hug or just give a smile. Just all love. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.